Pinaronsyano ang embroidery operator ng DT Calapan. Ito po yung embroidery machine namin as of March 26, madalas po ito nagamit. Naka 48 logo kami, saka 172 liters na run last week. Nagpahinga yung machine namin ng 2 days. Ang pending namin ay good for 8 hours. Sa consumables namin, nag-consume kami ng dalawang black threads, sa needles naka 30 pieces, at sa pilon naka 3 meters. Yan po. Andito po yung mga supplies namin, maayos. Dito naman nakalagay yung aming mga threads. Yan po yung mga used threads dyan sa box. At dito po sa bandang likod, dito po nakalagay yung mga supplies namin, mga stock na thread. Ito po yung tools namin. Yan ah, tools. Yan. At ito naman po yung lalagyan ng aming pilon. Ayan. At dito po nakalagay yung frame, nakasabit, katabi ng thread. Ito po nakalagay sa blue na box yung cap frame. Ito po. Updated ang inventory namin. Report as of March 27. Ayan. At ito rin po yung ano namin. Ito po yung aming embroidery area. Ano yung matukan mo? Okay na? Ganito lang po yung tamang paglinis ng babin. Tatanggalin po natin yung naka... Babrush po natin sa mga matanggal yung mga ano, ilalim. Talagyan po natin ng oil. Itong threads. Yan, ilagay po natin yan dyan. Okay, nilahin natin. Nilahin. Saka ilalagay dito. O baka may kakaiba niyang kapalit yan. At ganito naman po yung tama paglagay ng garment. Lalagay mo natin. Lalagyan po natin ang pilon. Ito po sa ilalim. Ito po sa ilalim. Ito. At ang ABR po namin na may 2,000 volts. Dito po sa bandang taas, dito rin po nakalagay yung aming bobbin and winder. Nilinis ko po yung machine everyday. Ito yung screen po namin. Yan po yung screen. Ayan. Screen ng machine. Maayos naman po yung pagkakalagay. Pagsunod. At maaasahan ako na ma-maintain ko ang good maintenance nito. Yan lang po. Salamat.